How long do I have to tell you na kailangan ng ina ng anak mo, Tristan? Hindi mo pa rin ba makalimutan ang asawa mo na matagal nang nawala? Kailangan ng apo ko ng mabuting ina. Mom, please. Huwag muna ngayon dahil marami akong dapat tapusin na trabaho. Isa pa, masaya kami ni Tyler na kaming dalawa lang at hindi niya kailangan ng ina. Weekend Tristan sa ina na ilang buwan na siyang ginugulo dahil sa kagustuhan nitong makapag-asawa siyang muli. Kailangan niya ng ina na susuporta at magdidisiplina sa anak mo, anak. Hindi mo ba napapansin kung saan nanggagaling ang pagre-rebelde ng anak mo? Hindi mo ba nakikita kung paano siya nagiging pasaway ngayon? Dahil din sa iyo yun, anak. Dahil puro katrabaho kaya napapabayaan mo si Tyler. Hindi nakailag si Tristan sa sinabi ng ina dahil napansin nga niya ang pagiging rebelde ng anak sa murang edad nito. Hindi na niya makontrol ang tantrums kaya mas pinipili niyang lubayan ang anak at hayaan ito. Hanggang sa naging malaking epekto ito upang mas lalong lumala ang ugali ni Tyler. Mom, ganun na talaga siya simula pa nung bata pa siya. Hindi ko naman kasalanan kung lumaki siyang ganun dahil hindi naman ako nagkukulang. Hindi ka nagkukulang sa mga bagay na ibinibigay mo. Ngunit sa pagmamahal, oo. Hindi kasalanan ng anak mo kung bakit namatay si Mika. Walang kasalanan ng bata rito dahil ang asawa mo ang nagbigay ng desisyon. I don't want to talk about it, Mom. Kaya please, please lang, umalis na muna kayo dahil marami pa akong ginagawa. Malamig na utos ni Tristan sa ina. Walang magagawa ang ginang kundi ang tignan ang nag-iisang anak na nakakaawang tignan. Ramdam niya na kahit 6 na taon na ang nakakalipas, hindi pa rin tuluyang gumaling ang sugat ito sa puso. 6 na taon ang nakakaraan nang namatay ang asawa niya dahil sa komplikasyon sa panganganak. May sakit sa puso ang asawa niyang si Mika at bawal sa babae ang magbuntis ngunit itinuloy pa rin ito. Pinapili ng doktor si Tristan ng mga panahon na iyon, ang buhay ng asawa o ang buhay ng anak. Pinili ni Tristan ang buhay ni Mika, ngunit nakiusap ang babae sa mga doktor na ang anak nila ang iligtas. Sinubukan ni Tristan na ipakulong ang mga doktor na gumawa noon, ngunit pumirma ang asawa niya kaya wala na siyang naging laban pa. Lumaki ang anak ni Tristan na si Tyler na malayo sa ama. Kaya lumaki itong matigas ang ulo at nagre-rebelde. Humanap ka ng mabuting babae na magiging mabuting ina sa anak mo. Kung ayaw mo, kami ang maghahanap ng ina para sa apo ko dahil kailangan ng pangangalaga ng isang ina si Tyler. Fine. I have a girlfriend na nasa ibang bansa dahil may project siya roon. Soon, matatapos na siya at babalik ng Pinas. Ipapakilala ko siya sa inyo kapag nagkaroon ng pagkakataon. Pagsuko ni Tristan kahit wala naman talaga siyang nobya. Sinabi lamang niya ito upang tigilan na siya ng ina sa naiisip nitong kalokohan. Good! Gusto ko siyang makilala at gusto kong magpakasal na kayo sa lalong madaling panahon. Nakangiting sabi ng mommy ni Tristan bago ito lumabas ng opisina niya. Napapikit na lamang si Tristan bago naalala si Mika ang kanyang asawa. 6 na taon man ang lumipas, hindi pa rin nabawasan ang lungkot at pangungulila sa namatay na asawa. Sa kabilang dako naman ng paaralan ng Holy International Academy, pigil na pigil ang galit ni Addison na huwag sumambulat. Naghasik na naman kasi ng lagim ang isa sa mga estudyante niya na si Tyler. Naiintindihan na ngayon ni Addison kung bakit ayaw nilang maging estudyante ang bata dahil pala sa pagiging rebelde nito. 1 linggo pa lang si Addison nang matanggap siya bilang isang teacher ng pinakamagandang paaralan. Elite school para sa mga mayayamang pamilya at hindi ito magandang ideya para kay Addison. Bumaba ka riyan, Tyler! Ngayon din! Nagpipigil niyang galit. Nasa itaas ng puno ang batang si Tyler matapos nitong suntukin sa mata ang kalaro niyang bata kanina. Gumawa rin ito ng kalokohan sa mga locker nilang mga teacher dahil nag-iwan ng buhay na ipis ang damuhong batang iyon. Magbibilang ako ng 3 at kapag hindi ka bumaba dyan, ipapatawag ko ng daddy mo! Pananakot pa niya, ngunit kaysa matakot ang bata, mas nangintab pa ang mga mata nito. Really? Tatawagin mo si daddy? Kaya kung ayaw mo ipatawag ko ang daddy mo, bumaba ka na dyan at mag-uusap tayo! No! Abat! Hanggang kailan mo ba gagawin ng ganito, Tyler? Hindi mo ba nakikita na halos wala nang may gusto sa'yo?
Hindi ka ba napapagod na lahat na lang ng tao kinaiinisan ka? Ano ba kasi problema mo? Bakit mo ginagawa ang ganito? Pwede ka namang magsabi sa akin dahil teacher mo ako at ako ang pangalawa mong nanay rito. Mahabang salaysay ni Addison. Dumaan ang matinding sakit sa mga mata ni Tyler kaya nakaramdam ng konsensya si Addison. Ngunit kung di niya susuwayin ang bata, hindi ito matututo. Kung hindi ka pabababa ngayon, sinasabi ko sa'yo, ipapatawag ko na ang mga magulang mo. Dahil hindi na rin madaan sa maayos na usapan, nagpa siya na si Addison na kausapin ang guardian ng bata. Kailangan niyang ipaalam ang behavior ni Tyler na nakakapangamba na dahil sa pagiging bipolar nito. Noong isang araw lamang ay may kinuhanan itong pagkain dahil naalala raw nito ang niluto ng nanay Josie niya. Noong isang araw naman ay sinuntok niya ang kaklase nitong lalaki dahil sa panalait na wala itong ina. Ang malala ay ang ngayon dahil umakyat ito sa puno at nagbigay iyon ng heart attack sa matandang principal. Alam niyo ba kung nasaan ang mga info ng mga bata? Kailangan ko lang makuha ang cellphone number ng daddy ng estudyante ko. Aniya sa staff ng faculty. Si Tyler Fabian ba, Teacher Addison? Paano mo nalaman? Pero siya nga, kailangan ko nang ipaalam sa daddy niya ang pasaway niyang anak. Naku, hindi na bago sa amin yan. Pero hindi rin naman siya pinupuntahan ng daddy niya. Kahit anong tawag mo sa ama ng batang yan ay walang mangyayari. Kundi lang malaki ang share ng daddy niya sa school natin, ay malamang matagal ng kick out yan. Sabi ng staff. Ang ibig sabihin, wala ni isang guardian ang nagpunta rito? Paano ang daddy niya? Ang mommy niya? Lolo at lola? Hindi mo pa kilala ang batang yan? Siya lang naman ang nag-iisang anak ng CEO na may-ari ng pinakamalaking kumpanya sa Pinas. Literal na may gintong kutsara sa bibig pero base sa ugali ng batang yan, kulang sa pag-aaruga. Isa nga ito sa napansin ni Addison. Dahil kapag pasaway ang bata sa paaralan at palaging nagre-rebelde, may malaking problema itong kinahaharap sa sariling tahanan. Naalala niya ang sarili lalo na ang best friend ni Addison noong nasa bahay ampunan pa sila. Bigla na lamang hindi nagparamdam sa kanya ang kaibigan, 6 na taon na ang nakakaraan. Ngunit may iniwan itong sulat sa kanya at ito ay hanapin ang anak at mahalin ito na parang isang tunay na anak. Ngunit hindi pa rin alam ni Addison kung sino ba ang batang hinahanap niya. Teacher Addison? Pagtawag pa sa pangalan ng babae. Kanina pa pala siya nakatunganga habang naalala ang nakaraan. Pasensya na, medyo napaisip lang ako. Heto na ba yung info ng bata? Yes, andyan na lahat ng kailangan mong malaman sa kanya. Sabi ng staff kaya kinuha na ito ni Addison at hinanap ang kailangan. 3 ring bago sinagot ng nasa kabilang linya ang tawag ni Addison. Good afternoon, Mr. Fabian. Gusto ko lang sana imbitahan ka sa school para mapag-usapan ang tungkol kay Tyler. Direktahang sabi ni Addison sa binatang nasa kabilang linya. I'm busy. Hambog naman na sagot ng lalaki sa kabilang linya. Pero kailangan mapag-usapan dahil palala ng palala ang ginagawa ni Tyler. Kung hindi ka makakapunta, pwede bang ang mommy na lang ng bata? Aniya. Tumahimik ang nasa kabilang linya kaya mas lalong nanggigigil si Addison. Hello? Kailangan kitang makausap tungkol sa anak mo. Pinatayan si Addison ng tawag. Pinatayan ka? Tanong ng isang staff. Oo, hindi na ako magtataka kung bakit ganun ang ugali ni Tyler. Sinubukan muli ni Addison na tawagan ang lalaki ngunit hindi na ito sumagot pa. Gusto man abangan ni Addison ang sundo ng bata, ngunit kadalasan ay ang driver lang ito. Palagi pang sagot ng driver ay wala itong kinalaman sa whereabouts ng mag-ama. Ang haba ng buntong hininga natin, Addison, ha? Sa lahat ng kilala kong guro na nagtuturo sa magandang academy, masasaya. Pero ikaw, palagi ka nalang umuwi na stress. Sabi ni Loisa, ang kasamahan ni Addison sa apartment na inuupahan. Paano kasi? Ayaw pumunta ng daddy ng pasaway kong estudyante. Nakikita niyang may malaking problema sa ugali ng bata, hindi pa nila sinusolusyonan, kaya mas lalong nagre-rebelde ang bata. Asik niya. Parang hindi ka naman sanay sa ugali ng mga mayayaman. Sila lang naman ang maraming pera pero kadalasan, hindi masaya ang pamilya. Pero anak kasi niya yun. Dapat lang na alamin niya ang ginagawa ng anak niya. Hindi naman ako tanga para hindi makita na kaya ginagawa ng estudyante ko yon para puntahan siya ng daddy niya.
bakit hindi ka kasi sumama dun sa bata? At saka mo kausapin yung daddy niya. Kung ayaw niya magpunta sa school, edi ikaw ang dumayo sa kanya. Suhestyon ni Loisa sa kaibigan. Paano kung hindi niya ako kausapin? Edi gumawa ka ng iskandalo. Hanggang kailan mo titiisin na ganyan ang estudyante mo? Marami nang napeperwisyo at saka bad shot din yan sa pagiging guru mo. Lalo na newbie ka. Kaya dapat solusyonan mo yan. Bumukas ang isipan ni Addison sa sinabi ng kaibigan. Kaya nagpasa siyang puntahan na lamang ang guardian ng bata upang kausapin kung ayaw nitong pumunta sa paaralan. Sa malaking mansyon ng mga Fabian, tahimik na nag-aalmusal si Tristan at Tyler. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon na sinaluhan ni Tristan ang anak sa pagkain. Hindi niya kasi kayang makaharap ito ng matagal dahil naaalala niya ang nangyari sa asawa. Anong kalokohan na naman ang ginawa mo sa school? Malamig na tanong niya sa anak. Tumigil naman si Tyler sa pagkain at pigil na pigil ang pagbagsak ng mga luha. Nothing. Nothing? Ilang beses na ba akong tinawagan ng teacher mo dahil sa ugali mo roon? Hanggang kailan ka ganito? Anong napapala mo sa ginagawa mo, ha? Gusto ko lang naman napuntaan mo ako, Daddy. Namumula na ang magkabilang mata ni Tyler dahil sa mga luha. Puno ng sakit at pangungulila sa ama ang boses nito. Puntahan ka? Alam mo ang dami kong ginagawa. Kung di mo ititigil ang kalokohan mo sa school, mapipilitan ako i-homeschool ka. But why? Gusto ko lang naman sunduin mo ako sa school. Gusto ko lang naman ipakita sa mga kaklase ko na may daddy. You're not a child, Tyler. You're turning 7 years old 2 months from now. Nandiyan ang driver mo para sunduin ka. Hindi mo kailangan makipagtaasan sa mga kaklase mo dahil lang sa mga sinabi nila. Tagos sa puso ang sinabi ni Tristan sa anak. Hindi mo ako maintindihan, Daddy. Hindi mo ako maintindihan, Daddy. Because you're being unreasonable. Palagi ka na lang sakit sa ulo ko at sa sakit sa ulo ng ibang tao. Bakit hindi mo magawang magpakabay tulad ng ibang bata dyan? I really hate you. Puno ng sakit na bulong ni Tyler na nagpabalik sa katinuan ni Tristan. Hindi na naman niya napigilan ang bibig at nasaktan na naman ang anak. Tyler, I really hate you! I hate you! Sana hindi na lang ikaw ang naging daddy ko! Malakas na sigaw ni Tyler sabay takbo paalis ng dining room. Ganito lagi ang nangyayari sa tuwing nakakasama niya ng matagal ang anak sa iisang lugar. Hindi mo dapat kinausap ng gano'n ang anak mo, Tyler. Sabi ng matandang mayordoma ng mansyon, ang ginang na nag-alaga kay Tyler simula pa noong bata pa ito. Hindi ko sinasadya na ibet. Palagi mo nalang sinasaktan ang bata dahil sa galit mo na wala namang kinalaman ang anak mo. Hindi na ako magtataka kung bakit naging ganyan yan. Huwag mong antayin na tuluyan ng lumayo sa iyo ang anak mo. Babala ng ginang at saka na siya nito iniwan. Pagpasok pa lang ni Addison sa gate, sigawan na naman ng ibang teacher ang nangunguna, lalo na nang banggitin nila ang pangalan ni Tyler. Nagpunta si Addison sa pinangyayarihan ng kaguluhan. Tyler! Bitawan mo na si Carlo dahil nasasaktan na siya, Diyos mio! Awat ng teacher sa nag-aaway na si Tyler at Carlo. Nakahiga ang kawawang bata habang nakapatong si Tyler at sinusuntok ang bata. Dali-daling lumapit si Addison at saka binuhat si Tyler. Addison, pakiayos ang batang yan dahil sumusobra na siya. Kahit kailan talaga perwisyo ang batang yan dito. Hindi na ako magtataka kung bakit maski ang tatay niyan ay hindi makapunta rito. Wala na siyang pinagkaiba sa asong inabandona. Maanghang na sabi ng kapwa teacher ni Addison. Teka nga, Lena. Parang sumusobra ka naman sa sinabi mo, ah. Away bata yan at hindi pa natin narinig ang dahilan kung bakit sila nag-aaway. Hindi na kailangan yan dahil simula na pumunta rito ang batang yan, naging bagulo na ang buong paaralan. Kundi lang yan anak ng may-ari ng paaralan, matagal nang pinalayas yan. Bibig mo nga, hindi mo dapat sinisisi ang bata. Ang sisihin mo ang sarili mo dahil ikaw ang nandito nang mag-aaway yan. Palibhasa kasi ay hindi ka magustuhan ng tatay niya kaya ganyan na lang ang galit mo sa bata. Manghang ding sabi ni Addison bago iniwan ang teacher. Dinala ni Addison si Tyler sa opisina niya upang makausap ng maayos. May pasa ang pisngi ni Tyler kaya kumuha na rin ng medical kit upang magamot ito. Ano na naman ang dahilan at nakipag-away ka?
Simula nang magtrabaho ako dito, araw-araw ko na lang gumagawa ng gulo. Aniya sa bata. Why? Tulad ka rin nila na ayaw sa akin. Sinong nagsabi? Wala akong sinasabing ganyan. Kung ayaw ko sa'yo, edi matagal na sana kitang ibinigay sa iba. Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit mo sinuntok si Carlo. No! Paano kita matutulungan? Hindi ko alam ang totoong nangyari. Bakit ba? Wala namang magbabago, hindi ba teacher? Tama si Teacher Lena. Problema lang ang dala ko. Naging sunod-sunod ang pagpatak ng luha ni Tyler at nakaramdam naman ng matinding awa si Addison. Shhh! Narito lang ako, Tyler. At ako ang kakampi mo, kaya sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Pagpapakalma ni Addison sa bata at saka niya ito niyakap ng mahigpit. Kasi nilait niya ako na hindi ako mahal ni Daddy. Hindi totoo yan. Dahil mahal ka ng daddy mo, may mga hindi lang kayo pagkakaunawaan. Sa ngayon, hindi mo pa maiintindihan. Pero isa lang ang alam ko, na mahal ka ng daddy mo. Really? Pero he always neglect me tapos lagi siyang galit sa akin. Pagsusumbong pa nito. Kasi nga, nagpapasaway ka. Pero maniwala ka sa akin, na mahal ka ng daddy mo. Matapos ang 5 minuto, naging maayos na si Tyler at naiintindihan na lalo na ni Addison ang sitwasyon ng bata. Naaawa siya dahil may pamilya nga ang bata ngunit hindi naman ito maramdaman ang pagmamahal ng isang magulang. Lumipas ang maghapon at napansin ni Addison si Tyler na laging nakabuntot sa kanya. Namumula pa ito sa tuwing ngingitian niya at nagiging mabait ito kahit 3 oras lang. Alas 5 na rin nang lumabas si Addison sa faculty room ng mga teacher. Pero laking gulat niya nang mapansin si Tyler. Nakatayo lang sa harapan ng classroom. Tyler? Wala pa ba ang sundo mo? Kanina pa ang uwian na. Bakit hindi ka agad nagsabi? I don't know, Teacher Addison. Wala pa si Manong Kokoy. Sinipat ni Addison ang suot na relo at nakita niya na may sapat na oras pa siya para makaabot sa huling deadline ng report. Sabihin mo sa akin ang address mo at ihahatid kita. Aniya. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Tyler nang marinig iyon sa kanya. Dahil wala namang sasakyan si Addison, gumastos siya ng malaki dahil sa tricycle hanggang mansyon ng bata. Halos malula siya sa laki ng mansyon ng mga Fabian. Ito rin ang may pinakamalaking espasyo sa village na ito. Sigurado ka bang tama ang address na pinuntahan natin? Pabulong na tanong ni Addison sa bata. Yes! Ngunit laking gulat ni Addison nang lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki. Madam, pasensya na at hindi ko nasundo agad sa Senyorito Tyler. Halika na po at ihahatid ko kayo sa mansyon. Sabi nito kaya hindi na nakapanagpa si Addison. Pagpasok ni Addison sa loob ng mansyon, bigla na lamang lumapit sa kanya ang makisig na binata at saka siya niyakap. Hindi siya nakagalaw. Dahil sa pagkabigla, lalo na nang palatikan siya ng halik sa labi. Babe, kanina pa kita hinihintay. Gusto ka makilala ni Mommy. Natulala na naman si Addison dahil sa mapuputing ngipin at mabangong hininga ng lalaki. Siya na ba ang nobya mong galing Paris? Tanong ng ginang at saka siya sinuri simula ulo hanggang paa. Paris? Hanggang Parisan lang po ako. Wala sa loob niyang sabi. Ang ibig niyang sabihin, paborito niya ang Paris, Mom. Pwede bang umalis na kayo? Kasi mag-uusap muna kami. Umalis ka sa harapan ko, Tristan, at hayaan mong makausap ko ang nobya mo. Babala ng ginang na nagpakilabot kay Addison. Pinisil niya pa ang kamay ng lalaki na nakahawak sa kamay niya at pinanlakihan niya ito ng mata. Hindi kasi siya aware na may nobyo pala siya. Bear with me. Mahinang bulong ng lalaki bago humarap sa ginang. Otomatikong ibinalandra ni Addison ang malawak ng ngiti kahit naguguluhan siya. Ang sabi ng anak ko ay galing ka sa ibang bansa. Sabi ng anak ko ay may project kang inaayos sa ibang bansa. Pwede bang malaman kung ano ito? Lessons plans po ang ginawa ko. Napangiwi si Addison nang pisilin ng binata ang kamay niya. What? Anong project na kasi yun? Naiinis niyang sita sa lalaki. Iha, may problema ba? Tanong pa ng ginang dahil napansin ito ang pagbubulungan ng dalawa at kaunti na lang ay magsasabunutan na.
Wala po, madam. Ang ibig kong sabihin ay ang project na pinagkakaabalahan ko sa ibang bansa ay ang mga grades ng mga estudyante ko. Really? So what's your profession? Teacher po. Isa po akong teacher. Ang akala ni Addison ay mararanasan na niya ang pagbibigay ng 3 milyon layuan lamang ang anak nito. Ngunit nagkamali siya. Lumapit ito at saka siya niyakap ng mahigpit. Gulong-guluman, nagawa pa rin ni Addison na yakapin ang ginang. Tumagal ng 3 oras ang pagstay ni Addison sa mansyon ng mga Fabian. Kanina pa siya nababanas dahil sa pagiging gentleman ni Tristan. Kahit na nakikita naman sa mata nito na napipilitan ito. Nakahinga lang siya ng maluwag nang matapos na ang dinner at pwede na siyang umuwi. Natapos rin ang bigla ang pagpapanggap niya. I'm sorry and thank you dahil nakisakay ka sa pagpapanggap ko. Biglang sabi ni Tristan ngayon na nasa labas na sila ngayon ng mansyon. Pwede bang malaman kung bakit mo ginawa yun? Kasi malalaman pa rin nila na nagsinungaling ka at tinamay mo pa ako. Dahil yun ang kagustuhan ko na hindi na makapag-asawa ng iba. Gusto ni Mommy na hanapan ako ng magiging ina ng anak ko dahil na rin sa naging pagre-rebelde nito. Hindi naman solusyon ng pag-aasawa kung gusto mong maging maayos si Tyler. Kulang sa aruga, atensyon at pagmamahal ang anak mo. Kaya niya ginawa mo ngayon. Subukan mong magbigay ng oras sa kanya kahit saglit lang. Magbabago ang bata. Seryosong sabi ni Addison na nagpabilib kay Tristan. Yeah, thank you. And I'm sorry again. Ihatid na kita sa inyo bilang pasasalamat. Nako, hindi na dahil iskinita rin sa amin. At hindi pwede ang maganda mong sasakyan. Okay na ako rito at kaya ko nang umuwi. Nakangiting sabi ni Addison. Hindi na siya hinatid ng binata at basta na lamang umuwi sa tinitirhang apartment. Naging tikom ang bibig niya dahil ang akala ni Addison, yun na ang isang beses. Ngunit hindi pala. Dahil 2 oras ang nakakalipas nang biglang sumulpot si Tristan sa harapan niya at nakikiusap na magsama sila. Anong kalokohan ang naririnig ko sa'yo, Mr. Fabian? Kailan pa naging tayo at kailangan kong tumira sa poder ng bahay mo? I'm really sorry. Gusto ni Mommy na makita niyang magiging maayos tayo. Hindi ko naman matanggihan dahil mabubuking ako at baka mas lalo niya pa akong ipilit maghanap ng mapapangasawa. Hindi ko na problema yon dahil hindi naman talaga ako dapat kasali sa problema mo. Hindi naman ako pwedeng makipag-live-in sa'yo at hindi kita kalala. Gusto nang mapatid ang litid sa leeg ni Addison dahil sa diin ng pagkakasabi niya. I know, pero 2 buwan lang naman at pagkatapos nun, pwede ka nang bumalik sa dating mong buhay. Pamimilit pa ng binata kaya mas lalong sumakit ang ulo ni Addison. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi ganun kadali ang gusto mo. Hindi pwede dahil ayaw kong... Para na rin sa anak kong si Tyler. Ilang araw na siyang umiiyak at sinasabing gusto kanyang makasama. Hindi na rin siya kumakain at palagi nilang nakakulong sa kwarto. Dito na natahimik si Addison dahil ilang araw na ngang hindi pumapasok si Tyler. Pero hindi kasi madali ang gusto mo at niloloko mo ang pamilya mo. Just 2 months. At pagkatapos nun, ako na ang bahalang lusutan ng problemang ginawa ko. Pagsusumamo ng lalaki. Hindi alam ni Addison kung bakit niya nararamdaman ang matinding awa sa mag-ama. Magaan ang loob niya kay Tyler at hindi rin niya kinaiinisan ang lalaki. May nagtutulak pa sa kanya na pumayag sa gusto ng lalaki. Ngunit tama nga lang ba na pumayag siya? Paano kung bigla siyang mapamahal? Ayaw na muna niya itong isipin. Ang mahalaga ay si Tyler. Sige. Pumapayag na ako pero sa 2 buwan lang. Aniya. Inantay ni Tristan ang dalagang guro dahil maya-maya lang daw ay uuwi na ito. Laking pasasalamat niya na pumayag ang dalaga sa kalokohang ginawa. Siya lamang ba? Ngunit para niyang nakikita ang dating asawa sa babae. Magaan ang loob niya at hindi siya naiinis sa presensya nito. Nagbalik lamang siya sa ulirat nang makita ang guro na naglalakad patungo sa kanya. Pwede mo na tayong dumaan sa supermarket? Ani ni Addison na pinagtataka naman ni Tristan. Why? May bibilhin ka ba? Takang tanong nito. Oo, bibilhan ko lang ng snack si Tyler para gumaan kahit papaano ang loob niya. Turan pa ni Addison kaya hindi napigilan ni Tristan ang mapangiti. Hindi lamang ang babae ang naging babae niya.
dahil sinubukan na rin ni Tristan ang magmahal upang makalimot. Ngunit walang nakakatagal sa anak, kaya wala siyang magagawa kundi ang hiwalayan ang mga ito. Naging pabaya siyang ama, ngunit hindi niya kakayanin na ang babaeng pipiliin niya ay aayawan ang anak. Karamihan sa mga babaeng sinubukan niyang magustuhan ay ayaw sa anak niyang si Tyler. Ngunit kabaligtaran ang babaeng nasa harapan niya dahil mas iniisip nito ang anak. Sigurado ka bang ayaw mong samahan kita sa loob? Hindi na. Ako nang bahala. Tsaka hindi naman marami ang bibilihin ko. Diyan ka lang at mabilis lang ako. Parang isang masunuring batang sumunod si Tristan nang hindi napapansin. Sa pagmamadali ni Addison, hindi niya napansin na ibang wallet pala ang nakuha niya. Napansin lamang niya iyon nang magbabayad na siya sa counter. Ngunit hindi iyon ang nagpatulala sa kanya, kundi ang litrato na nasa wallet na tangan. Kusang pumatak ang mga luha niya nang makilala kung sino ito. Hindi inalintana ni Addison ang mga taong nakakita sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakahawak dito. Mika! Mahinang bulong niya. Sa labas ng supermarket, napansin ni Tristan ang isang kulay itim na wallet. Parehong-pareho ng wallet niya. Naalala niya na binitawan nga pala niya ang wallet rito sa lagayan ng cellphone. Baka nagkapalit sila ng wallet o ang wallet niya ang nadampot ng babae kaya mabilis niya itong kinuha at tumungo sa loob ng supermarket. Naabutan na lamang niya si Addison na namumula ang mga mata habang nakangiti ng malungkot sa kanya. Nagkapalit pala tayo ng wallet. Anito. Yes, ihahatid ko sana rito. Salamat nga pala. Ginamit ko ang cash mo ha. Ibabalik ko na lang mamaya sa sasakyan. Tsaka na naglakad ang babae at hindi na nakapagtanong pa si Tristan kung bakit ito umiiyak. Tahimik lamang sila sa buong biyahe. Ayaw naman magtanong ni Tristan dahil baka isipin ni Addison na nakikialam siya. Tungkol sa asawa mo, anong pangalan niya? Ano, huwag kang mag-isip ng iba. Gusto ko lang Mika. Mika Gomez Fabian ang pangalan ng asawa ko. Tuluyan na ngang nakumpirma ni Addison ang totoo. Muling pumatak ang mga luha niya dahil sa wakas natagpuan na rin niya ang mag-ama ng kaibigan. Nakapaloob sa sulat na iniwan ng kaibigan ni Addison sa babae na alagaan nito ang anak at ang asawa. Ngunit hindi nag-iwan ng pangalan ang kaibigan dahil punit at nabasa na sa tubig ulan ang sulat bago ito na-diskubre ni Addison. Ilang taon niyang sinubukan hanapin ang mga ito hanggang sa sumuko siya dahil ang inakala ni Addison ay niloloko siya ng kaibigan. Tsaka lang pumasok sa isipan ni Addison ang balita sa ina ni Tyler. Mas lalong nangingilid ang mga luha niya. Pigil na pigil ang paghikbi dahil hindi niya kayang tanggapin ang totoo. Nasaan na siya ngayon? Lakas loob niyang tanong habang nakakapit sa suot na damit. She's gone. Dalawang salita, pero para itong bomba na sumabog sa isipan ni Addison. Hanggang sa tuluyan na siyang humikbi sa harapan ni Tristan. Ipinarada naman ni Tristan ang sasakyan sa gilid ng daan nang makita niyang humahagulgol ang dalaga. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Huwag mo ko takutin ng ganyan. Nag-aalalang turan niya. Hindi ko man lang siya nakita. Hindi ko man lang alam na matagal na siyang nawala. Kaya pala niya pinapahanap sa akin ang anak at asawa niya dahil ramdam niya na... Hindi maintindihan ni Tristan ang binubulong ng babae. Ngunit alam niya na nasasaktan ito ngayon kaya wala siyang pagdadalawang isip na niyakap. Hinayaan ni Tristan na umiyak nang umiyak ang dalaga sa bisig niya. Paulit-ulit niyang ibinulong na magiging maayos din ang lahat. Hanggang sa kumalma at makatulog ang dalaga. Isinandal ni Tristan si Addison sa upuan at saka na siya nagmaneho pauwi ng bahay. Kung ano man ang nangyari sa dalaga, malaki ang impact nito upang mawala sa composure ang guro at humagulgol ng ganon. Lumipas ang mga araw ay naging panatag si Addison sa poder ni Tristan. Noong unang araw niya sa pamamahay nito, hindi niya nagustuhan kung paano nito tratuhin ang sariling anak. Kasama rin nila ang mommy at daddy ni Tristan para itong CCTV na 24/7 na kabantay sa kanila ni Tristan. Iha? Umagong-umaga paglilinis ang inaatupag mo agad. Kumain ka muna kaya.
At saka masyado na makintab yung hawak mong larawan. Tukoy niya sa larawan ni Mika. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Addison dahil sa wakas, natagpuan na niya ang mag-ama ng kaibigan. Magagawa na rin niya ang pinangako niya rito. Ayos lang po, Ma. Wala rin kasing pasok ang mga bata ngayon. Tapos na rin ako sa paggawa ng lesson plan at saka gusto ko rin linisin ito dahil napakaganda ni Mika. Nakong bata ka, kailan ba kasi kayo magpapakasal ng anak ko? Tignan mo si Tyler, sobrang saya ng batang yon simula nang dito katumira. Masayang sabi ng ginang. Masaya rin po ako kasi nakikita ko na mas masaya at active na siya sa klase. Nga pala Addison, saan pala kayo nagkakilala ni Tristan? Hindi kasi siya nagkukwento sa akin. Masyadong malihim kasi ang anak ko kaya hindi ko na nalaman pa. Nanigas sa pagkakaupo si Addison nang tanungin siya ng ginang. Namawis din siya dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nagkakilala po kami nitong gusto ko sanang pag-usapan namin ang tungkol kay Tyler. Hanggang sa nagkamabutihan kami at history na po ang lahat. Pilit ng ngiti pa ni Addison. Umaasang palalagpasin siya ng ginang. Ganoon ba? Nakakapagtaka kasi dahil allergic ang anak ko sa mga babae. Hindi napigilan ni Addison ang magtaas ng kilay dahil sa sinabi ng ginang. Sa itsura ni Tristan, gwapo ito, mayaman at pasok ang mukha upang maging susunod na magazine model. Tapos ay allergic sa mga babae? Mukhang wala talagang alam ang matanda sa ugali ng anak. O siya, ako ay aalis muna kasama ang asawa ko. Dito muna kayo at magpahinga. Huwag niyo na rin kami antayin mamayang gabi. Mauna na kayong mag-dinner at matulog. Mag-iingat kayo rito ni Tyler! Sabi ng ginang at saka na ito umalis. Dito lamang nakahinga si Addison ng maluwag. Hindi siya handa sa mga tanungan ng ginang mabuti na lamang at hindi ito masyadong nangingilatis. Tumunog ang doorbell kaya mabilis na tumayo si Addison upang tignan ito. Laking gulat niya nang makita ang kaibigan na si Luisa. Bruha! Kundi pa ba kita pupuntahan, hindi mo ako maaalala ha? Ilang linggo ka nang hindi napaparamdam sa akin ang akala ko ay napano ka na? Bungad ng kaibigan niya sa kanya. Napangiwi sabay kamot ng ulo si Addison dahil nawala sa isip niya na tawagan ang kaibigan upang kumustahin ito. Pasensya na, nawala sa isip ko. Ang dami ko rin kasing pinagkakaabalahan. Pero paano mo nalaman kung nasan ako nakatira? Eh di sa asawa mo! Bulalas pa nito kaya napaubo si Addison ng biglaan. Oh, kailan ka pa nagkaroon ng ubo? Sabi sa'yo bawasan ng pag-inom ng malamig. Hindi mo ba ako papapasukin? Gusto ko makita ang gwapo mong anak? Biro pa ni Loisa, kaya mas lalong napatampal si Addison sa sariling noo. Ang laki ng bahay nila! Kayo lang rito? Literal na mansyon! Instant mommy at wife ang lagay natin na! Kusang napahinto si Loisa sa sasabihin nang mapunta ang kanyang paningin sa painting sa pader. Ang kaninang nililinis ni Addison na larawan ni Mika. Matagal nang alam ni Loisa ang tungkol sa best friend ni Addison na kay tagal niyang hinahanap. Coincidence lamang ba ang lahat? O sinadya talaga na mapadpad ang dalaga? Hindi ba siya ang kaibigan na hinahanap mo? Paano? Alam ba nila na ikaw ang kaibigan ng babaeng yan? Takang tanong ni Loisa. Hindi nakasagot si Addison at ito na ang sagot na walang alam ang pamilya. Patay kang bata ka! Iyan ang nasabi ni Loisa dahil sa napagtanto. Sa loob ng opisina ni Tristan, hindi pa rin mahanap ang babaeng pinapahanap niya. Ilang taon na ang lumipas ngunit hindi pa rin nila nahanap ang kaibigan ng asawa. Bago pumanaw ang asawa, may iniwan itong sulat na naglalaman sa matalik nitong kaibigan. Walang nakalagay na pangalan, kundi ang pangalang Addy. Para siyang naghahanap ng karayom sa buhangin. Wala talagang Addy ang may pangalan sa buong Pinas. Kung meron man, matatanda na o kasisilang lang. Wala ba talagang ibang pangalang iniwan ng asawa mo? Problemadong tanong ni Dylan. Para akong naghahanap ng nawawala na hindi naman talaga nawawala. Dagdag pa nito. Pero may nakuha akong kaunting impormasyon tungkol kay Mika. Lumaki siya sa isang bahay ampunan at kasama ang kaibigan nito. Baka roon ay may nakakalala sa kaibigan ng asawa mo. Sigurado ka ba dyan? Paano kung wala? Wala na akong magagawa kapag ganun na ang nangyari.
Ilang taon na nating hinahanap kung sino man ang babaeng yun. Bakit mo pa kasi hinahanap? Bakit hindi mo nalang hayaan? Malay mo, may pamilya na yun. O masaya na sa buhay. Hindi pwede. Dahil ito lang ang hinihiling ni Mika bago siya mawala sa akin. Kahit ito na lang ang paraan para makabawi ako. Sabi ni Tristan. Bakit hindi ka nalang bumawi sa anak mo? Hindi ba? Hindi naman kayo okay ng inaanak ko. Malayo ang loob sa'yo ng bata. Kahit ngayon ba eh, nakakapag-usap kayo nang hindi mo siya nasisigawan. Sumeryoso na ang mukha ni Tristan. Hindi man niya napapansin, ngunit kahit nariyan si Addison ay hindi pa rin siya magawang tapunan ng tingin ng anak. Tahimik lang din ito at palaging nakabuntot sa babae. Ang akala ni Tristan may magbabago sa relasyon nila, ngunit wala. Hindi ko na alam sa totoo lang. Ni Midsa naman ay hindi kami magkasundo ng batang yun. Pare, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Anak mo yun, pero parang wala ka man lang pakialam. Hindi mo man lang ba kinakamusta? O kung pinuri kasi mataas ang grades niya? Hindi naman siguro katanga para hindi mahalata na naghahanap ng pagmamahal sa iyo ang bata. Mahal ko si Tyler. Pakiramdam ni Tristan may kumurot sa puso niya nang sabihin iyon. Hindi sila tulad ng ibang mag-ama na malapit sa isa't isa. Malayo ang loob niya sa anak at ganun din ang anak. Kahit hindi mo sabihin, alam kong siya pa rin ang sinisisi mo kung bakit namatay si Mika, hindi ba? Pare, mag-move on ka na dahil ilang taon na ang lumipas. Mahalin mo ang anak mo kasi siya na lang ang naiwan sa'yo ni Mika. Sa'yo pinagkatiwala ang batang yun. Naging bunga na pagmamahal sa'yo ng asawa mo. Huwag mo namang antayin na pati ang anak mo ay mawala sa'yo. Seryosong sabi ni Dylan na nagbigay ng malaking impact kay Tristan. Mas lalong bumigat ang pakiramdam niya dahil mas lalo niyang napagtanto kung gaano na kalayo sa kanya ang bata. Tama silang lahat, may lihim na hinanakit siya sa bata kahit wala naman itong kasalanan. Mas lalong nakonsensya si Tristan dahil ang tagal niyang pinabayaan ang bata. Oras na siguro upang kalimutan ang nakaraan at mag-focus sa kasalukuyan. Alas 8 na rin ang makauwi si Tristan sa mansyon dahil sa dami ng paperworks na kailangan niyang tapusin. Naabutan pa niya si Addison na natutulog habang nakaupo sa may sofa. Hindi napigilan ni Tristan ang pagguhit ng ngiti sa labi nang makita si Addison. Hey, bakit dito ka natutulog? Dapat sa taas ka na natulog. Aniya, simula nang tumira si Addison sa pamamahay niya ay madalas na siyang natutulog sa loob ng opisina. Ang dalaga kasi ang umukupa sa kama dahil hindi naman sila pwedeng magtabi dahil pagpapanggap lamang ang lahat na ito. Tristan, bakit ngayon ka lang? Nakakain ka na ba? May hinanda akong pagkain sa kusina. Sandali, paghahain kita. Pupungas-pungas pang sabi ni Addison. Hindi na, nakakain na ako bago ako umuwi rito. Ganun ba? Gatas, gusto mo ba? Para makatulog ka na agad. Pinigilan ni Tristan ang babae. Nagtataka naman itong napatingin sa kanya. Gulong-gulo rin si Tristan kung bakit niya ginawa. May problema ba? Nag-aalalang tanong pa nito. Hindi na napigilan ni Tristan ang lumapit sa babae. Ipinatong niya ang ulo sa balikat ito. Ipinahinga niya ang sarili at sa isang iglap, pakiramdam ni Tristan ay nawala ang lahat ng pagod niya. Hindi ka naman nilalagnat, hindi ba? O pagod ka sa trabaho? Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Si Tyler. Pagsisimula ni Tristan. Nasa kwarto na at natutulog. Tura ni Addison kahit nagtataka na siya sa kinikilos ng lalaki. Gusto ko mapalapit ang loob ng anak ko sa akin. Paano? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na nawala ang asawa ko dahil sa kanya. Kapag nakikita ko siya, nakikita ko si Mika. At naalala ko na hindi ko na talaga siya makakasama. Alam kong walang kinalaman ng bata pero hindi mawala sa akin ang kundi dahil sa kanya. Kasama ko pa siya ngayon. Pagsusumbong ni Tristan, hindi muna nagsalita si Addison at hinayaang ilabas ng lalaki ang mga agam-agam. Gusto kong mahalin ng anak ko. Gusto kong ibigay sa kanyang lahat pero hindi ko alam kung paano. Natatakot ako ni baka isang araw magising na lang ako na tuluyan ng mawala sa akin ang anak ko. Dagdag pa ni Tristan, hindi mo naman kailangang magmadali. Pwede ka namang magsimula sa pinakamadali. Valid ang pakaramdam mo. Naiintindihan kita pero
wala na kasing magbabago. Hindi na maibabalik ang buhay ni Mika pero kaya mo pang itama ang pagkakamali sa bata. Kung nabubuhay pa ang asawa mo ngayon, baka kinutos ka na dahil sa ginagawa mo. Tutulungan kitang mapalapit sa anak mo. Basta tulungan mo rin ang sarili mong huwag nang pumirmi sa nakaraan. Si Tyler ang naiwang alaala ni Mika kaya dapat mo siyang ingatan. Mahabang litanya ni Addison. You're right. Mahinang bulong ni Tristan. Niyakap na lamang siya pabalik ni Addison upang mawala kahit papaano ang bigat na nararamdaman nito. Kinaumagahan, aligaga si Tristan at Addison sa pagluluto ng breakfast para kay Tyler. Ito ang naisip ni Addison na simula upang magkaayos at mapalapit ang mag-ama sa isa't isa. Sigurado ka bang tamang ginagawa ko? Di ba ito matabang? Isang kutsara lang ang nilagay kong asukal. Kinakabahang tanong ni Tristan kay Addison. Pinagtitimpla kasi niya ng gatas ang anak at ito ang unang beses na ginawa ito ni Tristan. Oo naman, hindi naman kailangan ng sobrang tamis. Pwede naman tayong kumuha ng fresh milk kaso makulit ka. Whatever. Napipikong sabi ni Tristan kaya natawa na lamang si Addison. Isang minuto pa ang lumipas nang lumabas na si Tyler sa salid nito. Nagulat pa ito nang makita si Tristan na nakasuot ng apron. Good morning, Mama Addison! Bati ni Tyler sa babae, pero hindi nito pinansin ang ama. Ahem, anong sasabihin mo sa daddy mo? Tanong pa ni Addison sa bata, subalit sumunod rin ito at binati ang ama. Good morning, daddy. Sabay iwas ng tingin. Baka gusto mong ipagsandok ang anak mo. Taas kilay na tura ni Addison sa lalaki dahil nakatitig lang ito sa anak. Alangan man nung una, sumunod pa rin siya sa babae at pinagsandok ang anak. Masarap ba, Tyler? Ang daddy mo ang nagluto niyan. Tumigil sa pagsubo si Tyler at napatingin sa babae. Hindi mo ba nagustuhan ang luto ng daddy mo? May ibang gusto ka ba? Pwede mong sabihin sa daddy mo at lulutuan ka niya. Sabi ni Addison. Why? Bakit niya ginagawa ito? I thought you really hate me. Pakiramdam ni Addison ay nakalunok siya ng bato dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Sinulyapan pa niya si Tristan at napansin niya ang sakit na dumaan sa mga mata nito. Ang hirap para kay Addison na makita ang dalawa na ganito. Kasi Tyler, ang totoo niyan. I'm sorry, son. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa'yo. Gusto kong itama ang mga nagawa at pambabaliwala ko sa'yo. I'm really sorry kung ikaw ang sinisi ko simula noon. Gusto kong itama ngayon. Gusto ko tang alagaan na hindi ko ginawa noon. Can you please give daddy a second chance? Naluluhang sabi ni Tristan. Hindi inaasahan ni Addison na magsasalita ng ganito ang binata. Maski siya ay naluha ng hindi namamalayan. Daddy ko! Hagulgol ni Tyler. I know. And I'm really sorry. Babawi ako. Babawi ako sa iyo, anak. Ani ni Tristan, nagyakapan ang mag-ama habang lumuluha. Ito na ata ang pinaka nakakaantig na damdamin na nakita ni Addison. Hindi naiwasan ni Addison na sulyapan ang larawan ni Mika. Ngumiti siya rito ng totoo. Dahil sa wakas, nagkaayos na ang mag-ama nito. Ngunit ngayon lamang pumasok sa isipan ni Addison ang realidad. Hindi siya kaano-ano ng dalawa. Narito lamang siya dahil sa pakiusap ni Tristan. Ngunit hanggang saan siya mananatili sa buhay ng mag-ama? Bigla na lamang bumigat ang pakiramdam ni Addison na mapagtanto na malapit nang matapos ang dalawang buwan. Ngayon nalaman niya na magiging maayos na ang mag-ama, kailangan na niyang iwanan ang mga ito. Ngunit bakit pakiramdam ni Addison ay hindi niya kaya? Napamahal na siya sa dalawa. Masama ba? Magagalit ba sa kanya si Mika kung hihilingin niya na siya na lamang ang mag-alaga sa mag-ama nito? Hanggang maihatid si Addison sa paaralan, hindi maiwasan sa isipan niya ang mga iniisip. Hindi pa niya napansin na huminto na pala ang sasakyan at nasa tapat na sila ng academy. May problema ba? Kanina pa kita napapansin na tulala. Nga pala, salamat. Maraming salamat sa tulong mo sa amin ng anak ko. Ani ni Tristan. Wala yon. Kahit naman siguro sino ay ganun ang gagawin. Ayoko muna sanang buksan ngayon ang tungkol sa naging usapan natin. Ang pagpapanggap mo bilang nobya ko para kina mommy. Pero gusto ko sanang itigil yon, Addison.
Parang punyal na tumurok ang sinabi ng lalaki sa kanya. Hindi niya inaasahan na ngayon ito gustong pag-usapan ang tungkol doon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi na nga naitago ni Addison ang pait. Magtatapos na ang 2 buwan na hiningi ko sa'yo na pagpapanggap bilang nobya ko. Hindi ko na pwedeng pahabain pa yon at napag-isipan ko na sabihin ko na lang kina mommy ang totoo. Tama sila. Kailangan ng anak ko ng mabuting ina. Isang mamahalin siya tulad ng pagmamahal sa akin. Gusto ko nang tapusin kung ano man ang naging usapan natin. Sorry kung nadamay ka pa sa kalokohan ko at maraming salamat kasi maayos ang relasyon namin ng anak ko. Ipinaskil ni Tristan ang totoong ngiti ngunit hindi magawang maging masaya ni Addison. Buong tapang pinigilan ni Addison ang paglabas ng mga luha. Dumating na nga ang kinatatakutan niya. Isang sampal sa realidad na hindi maaaring maging kanya ang mag-amang ito. Ayos lang yun at saka masaya ako kasi naging maayos na kayo ni Tyler. I'm sorry, Addison. Ayos lang, naiintindihan ko. Nga pala, medyo late na kasi ako. Mauna na ako sa'yo at mamaya ko na lang kukunin ng mga gamit ko sa inyo. Mag-iingat ka. Pilit ng ngiting sabi ni Addison bago siya bumaba sa sasakyan nito at naglakad paalis. Dito na nga pumatak ang luha ni Addison dahil tapos na ang lahat. Pagbaba ni Addison sa sasakyan ni Tristan ay siya namang pag-ilaw ng cellphone. Dali-daling nagtungo si Tristan sa bahay ampunan na sinabi ng kaibigan ni Dylan. Gusto man linawin ni Tristan ang sinabi sa dalaga ay hindi na siya nabigyan ng lakas ng loob dahil inaamin ni Tristan na hulog na ang loob niya kay Addison nang hindi namamalayan. Kanina pa kita hinihintay, bakit ngayon ka lang? Mabuti na lang talaga at hindi pa umalis si sister. Siya ang nakakalala ng lubos kay Mika at sa kaibigan itong hinahanap mo. Sabi ni Dylan nang tuluyan ng makalapit si Tristan sa kanya. Isang madre ang lumapit sa kanila na may katandaan na. Dala pa nito ang maliit na photo album. Ikaw ba ang naging asawa ni Mika? Kamusta na ang batang yun? Hindi ko alam na nagkaroon na pala ng sariling pamilya ang pasaway na yun. Pagakpang tumawa ang matanda. Pwede ko po bang malaman kung kilala niyo po ba ang matalik niyang kaibigan na si Adi? Ilang taon na kasi namin siyang hinahanap dahil ito ang hiling ng asawa ko. Gusto ko makilala ang matalik niyang kaibigan kaya kung hindi po kalabisan, pwede niyo po ba akong tulungan? Magalang naturan ni Tristan. Napaisip ang madre dahil sa pangalang binanggit ng binatang nasa harapan. Siya ang nagpalaki sa babae kaya hindi niya kilala kung sino ito. Pasensya ka na iho, pero wala akong kilalang Adi. Baka nagkakamali lang kayo ng pangalan. Di po sister, dahil nakalagay sa sulat na iniwan ni Mika ay Adi. Singit pa ni Dylan. Muling napaisip ang madre ngunit wala talaga siyang matandaan na Adi. Wala talaga akong kilalang Adi dahil ang pangalan ng matalik na kaibigan ni Mika ay Addison. Hindi kaya si Addison ang tinutukoy niyo? Siya lang naman ang matalik na kaibigan ni Mika. Addison? Pwede kong malaman kung sinong Addison? Pinanlamigan si Tristan ng katawan nang malaman ang pangalan. Malakas na ang kutob niya noon paman dahil kilala ni Addison ang asawa niya. Araw-araw din itong nililinisan ang larawan ng babae at ilang beses nang nahuling iniiyakan ito. Dahil hindi maaari iyon, ngunit ngayong nalaman niya, parang puzzles na unti-unting nabuo. Oo naman, napakabait din ng batang yun. Simula nang umalis si Mika sa bahay ampunan ay sumunod na rin siya. Palagi ding bumibisita rito si Addison dahil sa mga bata. Kailan po ang pagbisita ulit ni Addison? Mamaya ay baka narito siya ulit. Sagot ng matanda. Alas 5 na naman nang matapos ang klase ni Addison. Tinatamad siyang umuwi sa mansyon ni Tristan dahil lalo siyang nalulungkot. Napag-isipan na lamang niyang bumisita sa bahay ampunan kung saan siya lumaki. Matagal na rin simula nung huli siyang bumisita roon. Sa gate pa lang ng bahay ampunan, nagtakbuhan na ang mga bata patungo kay Addison. Walang kaalam-alam na pinapanood siya ng lalaking matagal na siyang hinahanap. Hindi pa makapaniwala si Addison nang makita si Tristan na nakatayo katabi si Sister Rona. Tristan? Anong ginagawa mo rito? Kinakabahang tanong ni Addison. Addison, iha! Hinahanap kasi niya ang matalik na kaibigan ni Mika. Ikaw lang naman ang kilala kong matalik na kaibigan ni Mika, hindi ba? Sabi ng madre
na mas lalong nagpaputla kay Addison. Sa may ilalim ng punong mangga, naroon sina Tristan at Addison. Hindi pa rin sila nag-uusap dahil sa takot na nararamdaman ni Addison. Hindi niya alam na hinahanap pa na siya ng binata at matagal na. So, ikaw si Addy, ang kaibigan ng asawa ko? Bakit hindi mo sinabi? Kaya ba mabilis kang pumayag sa pakiusap ko? Hindi. Ito ko lang nalaman na asawa mo si Mika, ang kaibigan ko. At saka, hindi ko alam na kayo ang naging pamilya niya na pinapahanap niya sa akin. Nag-iwan siya sa akin ng sulat na nagsasabing, hanapin ko ang anak niya at alamin kung kumusta na ito. Ang sabi niya sa akin ay alagaan ko ang anak niya. Iyon lang. Pero hindi ko alam kung sino. Nalaman ko lang nang magkapalit tayo ng wallet at nakita ko ang larawan niya. Paliwanag ni Addison. Kung ganun, ang lahat ng pinakita mo sa amin ng anak ko ay dahil lang sa pakiusap ni Mika sa'yo? Hindi. Nakakamali ka. Dahil ginusto ko na talaga na alagaan kayo ni Tyler. Pagkukusa na ang nararamdaman ko. Inaamin ko na, nung una, iyon ang nararamdaman ko pero naging mahalaga na kayo sa akin. Minahal ko na kayo. Huwag mo sanang isipin na ginawa ko lang ito dahil sa sulat na iyon. Puno ng pagsusumamo ang tinig ni Addison. Mahal mo kami ni Tyler? Tanong ni Tristan. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Addison kaya tumango na lamang siya. Natatakot ng magtaas ng tingin dahil ayaw ni Addison makita ang galit sa mga mata ni Tristan. Ako, mahal mo ba ako, Addison? Mahal kita. Mahal ko si Tyler. Alam kong masama man hilingin pero sana pwede ko kayong alagaan. Napamahal ka na sa akin kahit na alam kong magagalit sa akin si Mika pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bulalas ni Addison. So mahal mo nga ako. Nagtaas na ng ulo si Addison dahil kakaiba na ang tono ng boses ni Tristan. Gustong maiyak ni Addison nang makita ang makahulugang ngiti sa labi ng lalaki. Bakit ka umiiyak? Hindi pa kita binabasted. Bakit po ba ginagawa sa akin to, ha? Bakit? Mas lalo lang ako nakokonsensya dahil hindi naman dapat kita mahalin. Asawa ka ng matalik kong kaibigan kaya hindi tama na mahalin kita, hindi ba? Para kung trinaydor ang kaibigan ko. Ang sabi lang niya ay alagaan ko kayo ng anak niya. Hindi ko rin gusto na mahulog ang loob ko sa'yo. Hindi ako naniniwala na magagalit sa'yo si Mika. Hindi niya iiwan ang sulat na yon kung magagalit siya sa'yo. Ikaw lang ang nagbigay ng saya ulit sa buhay namin ng anak ko. Kung nakikita man niya tayo ngayon, alam kong masaya siya para sa atin. Paano ang mga magulang mo? Naging mabait sila sa akin, Tristan. Baka magalit sila sa akin at isipin nila na niloko ko sila. Paano kung madisappoint sila sa akin? Puno ng pag-aalalang tanong ni Addison. Hindi sila magagalit sa'yo dahil ako ang may kasalanan. Ako ang humingi ng pabor sa'yo para magpanggap bilang nobya ko. Kaya wala kang dapat ikatakot. Natatakot ako sa maaaring mangyari, Tristan. Magkasama natin haharapin kung ano man yun, Addison. Pero sa ngayon, gusto ko lang ang sagot mo. Lumapit si Tristan kay Addison. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga at dinala sa labi upang halikan ng ilang ulit. Ano naman yun? Kinakabahang tanong ni Addison. Pwede ba kitang ligawan? Sa pagkakataong ito, gusto ko nang magiging totoo sa nararamdaman ko. Panigurado naman ay magiging masaya si Tyler para sa atin. Dahil gustong gusto ka rin ng anak ko. Lumuluhang tumango si Addison sa tanong ni Tristan. Hindi inaakala na magiging ganito ang patutunguhan ng relasyon nila ng lalaki. Nagsimula lang naman ang lahat sa isang pakiusap, ngunit hindi niya inaasahan na mauuwi sa tunay na pag-iibigan. Nang gabi din na iyon, humarap sina Tristan at Addison sa mga magulang ng lalaki. Ipinagdapat nila ang kalokohang ginawa pero laking gulat nila nang aminin ng ginang na matagal na niyang alam ang lahat. Walang maitatago sa magulang. Iyan ang sabi ng ginang. Mas lalong naging masaya si Addison dahil tanggap siya ng pamilyang Fabian. Ito na ang pinakamasayang pangyayaring nangyari sa buhay niya, ang magkaroon ng sariling pamilya. Addison? Kanina ka pa tulala dyan tapos para kang natatanga ng umingiti. Hindi naman halata na in love ka, no? Nakakakilabot palang ma-in love? Nakakasira ng bait? Asik pa ni Luisa ang katulong niya sa pag-aayos ng malaking Christmas tree.
Magpapasko na kasi at gusto ni Addison na maranasan nila ang masaya at buong pamilya. Hindi pa rin nawawala ang bangayan sa mag-ama niya, pero mas maayos na ngayon kumpara dati. Mas nakikita ni Addison ang saya at closeness ng mag-ama na idinadaan na lamang sa bangayan. Che, para naman hindi ka nagmahal ah. Ikaw nga no, nagkakape ka kahit wala ng laman ng baso mo. At saka hindi pa rin kasi mawala sa isip ko ang nangyayari ngayon sa buhay ko. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kasaya. Ipasalamat mo ang lahat yan kay Mika. Dahil kahit sa huling hininga niya, naisip ka pa rin niya. At saka, tadhana na talaga ang naglapit sa inyo dahil alam ng Diyos na magiging mabuti sa iyo ang mag-amang yun. Mabait talaga ang Diyos dahil nakikinig siya sa mga pinagdarasal natin. Parang noon lang, gusto ko ng maganda at masayang pamilya. Hindi maiwasang maibulong ni Addison. Lumaki siya sa ampunan at wala ni isang kamag-anak ang kumukup sa kanya. Wala siyang natawag na sariling pamilya ngunit ngayon, sobra pa ang pinagdarasal niya na binigay ng may kapal sa kanya. Ibinigay niya sa iyo kaya dapat mong mahalin at pahalagahan kung ano man ang pinagkaloob sa iyo. Pero sana ngayon ay hinihiling ko naman ang ibigay mo. Huminto si Addison sa ginagawa niya at nagtatakang tumingin sa kaibigan. Ano naman yun? Inaanak! Bigyan mo na ako ng inaanak dahil gusto ko nang may maalagaan na maliliit na bubwit. Kailan mo ba ako bibigyan ng inaanak ha? Isang taon na kayong nagsasama ni Chestan, pero hanggang ngayon wala pa rin? Abot Addison, bilis-bilisan mo naman dahil malapit ka nang mawala sa kalendaryo. Sigaw ni Loisa. Namula ang magkabilang pisngi ni Addison ng isigaw ng kaibigan yun. Isang taon na nga silang nagsasama ni Tristan. Ngunit nawala sa isip niya ang tungkol sa bagay na yon. Hindi niya maalala kung kailan ang last na nagkaroon siya. Bigla na lamang binundol ang dibdib niya ng kaba at napahawak ng mahigpit sa bola na hawak. Sa tingin ko, oras na para magkaroon ng mini-me si Tristan. Sabi ka sa sayo, sundin mo ang mga payo ko pero ang kulit mo. Sa tingin ko, aniya kaya napatingin sa kanya ang kaibigan. Namilog ang mga mata nito at saka nagtitili ng sobrang lakas. Buntis na ako. Nahihiyang dagdag pa ni Addison. Ang sigaw at malalakas na tili ang maririnig sa sala ng mansyon. Mabuti na lamang at sila lang dalawa sa mansyon dahil nag-grocery ang mag-ama niya. Pero hindi niya napigilan ang mapangiti ng malawak at wala sa loob na hinaplos ang tiyan. Umaasa na sana may laman na iyon. Dahil ngayon pa lang, nai-imagine na niya ang magiging reaksyon ng lalaki. 2 minuto naghihintay si Addison sa resulta ng pregnancy test na binili ng kaibigan. Kanina pa siya rito sa banyo at walang lakas ng loob na silipin ang 5 PT na nasa ibabaw ng sink. Addison? Diyan ka na ba matutulog ha? Hindi ka na ba lalabas dyan? Kung ayaw mo makita ang resulta, buksan mong pintuan at ako nang titingin. Sigaw ni Loisa sa labas ng pintuan. Lumipas na ang 5 minuto kaya naglakas ng loob na siyang sumilip. Nabitawan pa niya ito nang makita ang 2 diretsyong linya. Natulala siya at hindi na napigilan pa ang paglandas ng mga luha. Buntis na talaga ako? Seryoso ba to? Tanong niya sa sarili kaya tinignan na rin niya ang 4 pa na natitira. Iisa lamang ang resulta. Nabuntis siya. Nakatulala siyang lumabas ng pintuan at sinalubong siya ng kaibigan. Inagaw ang 5 PT at nang makita ito ni Loisa ay nagtitili ito habang umiiyak. Buntis ka na talaga! Salamat, salamat! May maaalaga na ako sa wakas! Congratulations! Dahil tsak na magiging masaya si Chestan kapag nalaman niya ito! Ilang araw din itinago nila Loisa at Addison ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Hinintay talaga ni Addison ang araw ng Pasko upang ipagtapat ito sa lalaki. Tapos na rin silang lahat na kumain ng dinner kasama ang mommy at daddy. Ngayong nasa sala silang lahat ay oras na upang magpalitan ng regalo. So dahil ako ang pinakagwapo rito, ako nang mauunang magbigay ng regalo. Sabi ni Dylan sabay bigay ng mga pulang papel. Nang buksan ito ng lahat, tumambad sa kanila ang cheque. Hindi ko alam ang mga gusto niyo. Kaya, kayo na lang bumili. Nagmamalaking sabi pa nito. Nagtawa na lamang ang lahat dahil sa kalokohan ng lalaki.
hanggang sa natapos na sila sa pagbibigay ng mga regalo maliban kina Addison, Tyler at Tristan. Tyler, baby, anong regalo ang hinanda mo? Malambing na tanong ni Addison sa bata. Wala po akong gustong gift ngayong Pasko kasi nakuha ko na po. Naging tunay na pamilya na tayo, Mama Addison. Ang palagi kong hinihingi kay Santa Claus tuwing Pasko ay bigyan niya ako ng mabait na mommy. Tinupad niya yun simula nang dumating ka, Mama Addison. Masayang sabi ni Tyler. Hindi napigilan ni Addison ang mga luha niya kaya mas lalo siyang niyakap ni Tristan. Maski si Tristan ay naantig sa sinabi ng anak, ang anak niya na puro kalokohan ang alam. Ang anak niya na unti-unti nang lumalaki at mas nagiging matalinong bata. Wala rin po ako regalo sa inyo kasi hindi ako binigyan ng pera ni Daddy. Napuno naman ngayon ng tawanan ang paligid. Pero ipapangako ko na magiging mabuting anak ako at kuya. Sabi ni Tyler. Hindi na napigilan ni Tristan at hinilanan niya ang anak at niyakap ng mahigpit. Mas gusto ko pa ang anak ko na pasaway kaysa ang ganito dahil hindi ako sanay. Sabi pa ni Tristan kahit na may luha ang gilid ng mga mata nito. Daddy naman, big boy na po ako. Talaga ba? Big boy ka na? Wes, bumalik ka na ulit sa pagiging baby dahil hindi pa ako tapos alagaan ka. Pigil ang hitbi sa boses ni Tristan. Ngunit hindi ang mga taong nanunood sa kanya. Daddy naman, hingi ka pong baby kay Mama Addison para may alagaan ka. Kasi big boy na ako at ako ang magtatanggol sa princess natin. Sabi pa ni Tyler. Napatingin si Tristan kay Addison na nakangiti lang sa kanya. Pagkuan tumayo si Tristan at lumuhod sa harapan ni Addison. Nagtilian na si Loisa at Dylan dahil alam na nila ang sunod na mangyayari. Naglabas ng pulang maliit na box si Tristan. Inalabas niya roon ang napakagandang singsing na may napakalaking diamond. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Will you marry me? Kahit na alam kong mabilis ang lahat, wala na akong pakialam. Gusto kong itali ka na sa akin para wala nang makakaagaw sa'yo. Hindi ako tumatanggap ng no. Sabi ni Tristan, kaya hindi napigilan ni Addison ang matawa. Oo naman, pakakasalan kita. Dahil ayaw ko rin lumaki ang anak natin na walang ama. Kahit nakakainis ka minsan, ay mahal na mahal kitang loko ka. Kaya yes, I will marry you. Sigaw ni Addison. Natulala si Tristan dahil pakiramdam niya ay nabingi siya sa sinabi ng babae. Pakiulit nga ang sinabi mo? Alin doon? Na yes? Pakakasalan kita? Panunuya pa ni Addison. Hindi. Yung sinabi mo na lalaking walang ama ang anak natin? Hindi nga. Nagbibiro ko lang, hindi ba? Sabihin mo sa akin, nagbibiro ko lang, hindi ba? Ngumiti ng totoo si Addison at kinuha ang kamay ni Tristan. Inilagay iyon sa tiyan niya upang iparamdam sa lalaki ang maliit na umbok. Hindi, dahil totoong magiging daddy ka na. Thank you. Iingatan ko kayo. Pangako. Hindi ko kayo papabayaan. Bulong ni Tristan habang nakayakap kay Addison. Ito na ata ang pinaka-memorable na Pasko sa kanilang lahat. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat dahil nagsayawan at nagkantahan silang lahat ng gabing iyon. Magkakasama at masayang sinalubong ang Pasko. 2 taon ang nakakalipas ngunit parang kahapon lang nangyari ang lahat. Tinupad nga ni Tristan ang pangako nito na aalagaan at mamahalin siya araw-araw. Pero hindi ngayon. Dahil masama ang loob niya sa asawa dahil late na itong nagising. May usapan sila ngayong araw ngunit tulog pa rin ito kaya nauna na siyang dumalaw kay Mika. Mika, sorry ah. Ngayon lang kita nadalaw. Dahil masyado akong naging tutok sa mga bata. Kausap ni Addison sa puntod ng kaibigan. Alam mo ba na marunong nang maglakad si Michaela? Oo, sinunod ko siya sa pangalan mo. Katulad ni Tyler, naging pasaway na rin siya sa murang edad. Si Tyler, naging sunod-sunod ang achievement niya sa school. May talinong na itatago palang batang yun at ngayon, siya na nangunguna sa buong academy. Manang-mana sa'yo dahil napakatalino niya. Pagkakwento ni Addison. Tungkol naman kay Tristan, huwag kang mag-alala dahil napakabuti niyang asawa at ama. Minsan ay parang bata rin dahil nagsiselos sa mga anak natin pero sa huli ay nagpapakaama pa rin naman. Tsaka natawa si Addison. Mika, gusto kong humingi ng sorry dahil
Minahal ko ang asawa mo pero aalagaan at mamahalin ko siya ng lubos. Sana mapatawad mo ako at sana binabantayan mo kami dyan. Hindi na napigilan ni Addison ang hindi maluha. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng masasabi kong pamilya. Masaya na ako kasama ang pamilyang masasabi kong akin. Hindi kita makakalimutan, Mika. Utang ko sa'yo ang lahat ng ito. Maraming salamat. Huling sambit ni Addison. Umihip pa ng napakalakas ang hangin na parabang sinasabi ng yumaong kaibigan na maayos ang lahat. Na walang dapat siyang ikabahala dahil masaya na ito kung nasaan man siya. Napabaling pa ang ulo ni Addison nang marinig ang pangalan niya. Sa hindi kalayuan naroon ang asawa niyang nakasuot pa ng pajama. Hindi rin paras ang suot nitong tsinelas. Habang buhay ang anak nilang babae na si Micaela. Wifey, di ba sinabi ko sa'yo na antayin mo ko? Bakit napunta ka rito ng mag-isa? Paano kung may nangyari sa anak natin, ha? Paano? Pagalit na sermon ni Tristan nang makalapit ito sa kanya. Napahima si Addison sa malaking tiyan niya dahil magwawalong buwan na siyang buntis sa pangatlong anak. Napalabi si Addison at saka humarap sa puntod ng kaibigan. See? Hindi niya ako tinuturing na asawa. Bagkos ang tinuring niya sa akin ay bata. Muntahin mo kaya siya, Mika. Pagalitan mo siya. Matapos niya akong tulugan, pagagalitan naman ako ngayon. Sumbong pa niya. Wifey naman, huwag mo naman ako isumbong kay mahal. Kapag yan talagang minumulto ako, hindi kita pahihingahin ng 5 taon pa. Bubuo tayo ng basketball team. Pananakot pa ni Tristan. Mama Addison, bakit po kayo umalis nang walang paalam? I told you po, sasamahan ko po kayo. Good morning pala, Mommy. Pasensya na po kung makulit sina Daddy at Mama Addison. Sabi ni Tyler sa puntod ng ina. Ikaw na muna ang bahala sa kapatid mo, Tyler, at mag-uusap kami ng mama mo. Ikaw, halika rito at mag-uusap tayo. Sinabi ko naman sa iyo na huwag kang lalabas nang hindi ko ala. Hindi na ituloy ni Tristan ang sasabihin nang nakawan siya ng halik ni Addison. Ang lahat ng galit niya ay nawala. Nakalimot at pakiramdam niya ay nasa ulap siya. Tsaka lang siya nagbalik sa ulirat at pinatigas ang mukha upang hindi bumigay ulit. Hindi mo ako makukuha sa ganyan, wifey. Sinasabi ko sa'yo. Tuluyan na siyang nanlambot nang yakapin siya ni Addison. Natawa na lamang si Dila na nakasandal sa may sasakyan. Ang ginulo ni Tristan dahil sa inakalang nawawala ang asawa. Napailing-iling na lamang siya dahil sa masayang pamilya na nasa harapan niya. Umaasa na balang araw, magkakaroon din siya ng matatawag na kanya. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa Inday Series. At dahil dyan, shoutout po to Joan Vinicas from Qatar, Riza Ramos from Modena, Annaline Lumahan from Alhasa Damam KSA, Myla from Tabuk, Saudi, Sheila Sabo from Kuwait, hello to Simply Says, and hello din to Nesbeth Hanaban from Cabuyo, Laguna, at Marites Lago from Cavite.